Kaya mo to, Athena. Pangumbin si Nia sa sarili. Ilang ulit pa siyang huminga ng malalim bago tuloy ang lumabas ang kanyang kotse. Nakita agad niya marami sasakyan sa parking lot sa harap ng simbahan na pinuntahan niya. Nababalot ng lungkot ang puso niya na makita ang puting kotse na aadumuhan ng magagandang bulaklak at dalawang magkatabing teddy bear. Kaya mo to, Athena. Matapang ka. Pagpapalakas daw niya sa sarili bago pinagpatuloy ang paghakbang, papasok sa simbahan. Ilang hakbang na lang at makikita na niyang liwanag. Si EJ pala. Si EJ ang dahilan kung bakit bigla siyang tumapang ng 2%. Pagpasok niya sa simbahan, eksaktong inaanunsyo na ng pari ang pagbabasbas ito sa bagong kasal at ang epic line na parting words ito sa bagong mag-asawa na "You may kiss the bride" na sa pandinig niya naging "You may kill the bride". Pero dahil nasa loob siya ng simbahan, pinigilan niya ang kanyang isip na maging kriminal. But the priest's words hurt her. No, his words crushed her heart to the ground. Nangihinang tahimik na umupo na lamang si Athena sa sulok ng isang upuan malapit sa entrada ng simbahan. Masokista nga yata siya. Dahil sa lip na tumakbo palayo roon, ayon siya, lumuluha habang pinagmamasal ang pinakagwapong room na nakita niya. EJ was her very first crush and her very first love. Dadali niya itong katrabaho. Hindi biro ang taon na tinagal niya sa matsagang pagpaparamdam dito ng damdamin niya. Pero hindi rin umabara sa sitwasyon niya ang kasabihang kapag may tsaga, may nilaga. Sa lahat ng pagkakataon, naging kaibigan siya kay EJ. Palagi siyang nasa tabi nito. Kaya naman tila platong nabasag ang nararamdaman ng puso niya nang sabihin nito sa kanyang ikakasal na ito. Wala sa loob na napatingin si Athena sa wristwatch niya bago muling sumingot. Nalayot siya ng 25 minuto sa sinabing oras ng kasal nito. O baka naman naramdaman niyang pipigilan kong kasal niya, kaya maling oras ang sinabi niya sa akin. Lalong bumalong ang mga luha niya sa naisip na iyon. Sa isip, sinisisi niyang nagpakalat ng ideya na kapagpalakas daw ng loob ng alak. Siguro sa isang liquor company galing ang ideyang yun, para mas dumami pang bumili ng alak. Siyempre nga naman, sa dami ng tao sa mundo at sa bawat oras ilang taong nasasaktan, ilang libong taong nabibigo at ilang libong tao ang nangangailangan ng lakas ng loob para gawin ang isang bagay na duwag ang mga itong gawin. Siyempre, counted na siya sa ilang libong tao na yun. Buisit na alak, himutok niya. Nakailang shots din siya ng black whiskey pero parang wala naman siya naramdamang pagkalakas ng loob niya. Bala kasi sana niyang kausapin si EJ bago ito ikasal. Magtatapat dapat siya rito ng damdamin niya once and for all. Mabuti nga't di siya nahuli ng MMDA na nagmamaneho na kainom. Kung hindi, baka sa kulungan pambagsak niya. Napasigok si Athena na magpalakpakan ng mga tao. Maluwang ang pagkakangiti ng bride at groom. Kung halos mapunit na mga labi ng mga ito, sa labis sa kasiyahan, nawawasak naman ang puso niya dahil sa labis sa kabiguan. Unfair! Maya-maya lamang naramdaman niya ang pagkalbit ng kusino mula sa likuran niya. Isang matandang babae, nakasuot ng belo ang nalingulan niya. Concern was written all over her face. Nasaksihan marahil ito ang crying moment niya at nasirang momentum nito sa pakikipag-usap kay Lord. Ayos ka lang ba, ne? Tanong nito. Sumingot na tumango siya rito. Okay lang ho ako. Mabigat lang po talaga ang pinagdaraanan ko kaya ako umiiyak. Namatay ho kasi si EJ, yung alaga kong aso, mahal na mahal ko ho yun. Siya po kasi nagpapangiti sa akin. May isip ko pa lamang po siya, sumasingay na po ako. Siya rin po nagpapagaan ang loob ko kapag po nalulungkot ako. Hindi ko lang humatanggap na wala na siya. Mahabang paliwanag niya sa matanda. Pinipigil niya sariling huwag umiyak pero may mga sariling buhay ang mga luha niya dahil hindi niya kayang kontrolin ang mga iyon. Nakauunawang tumango naman ang matanda. Ganyan talaga ang buhay, ining. Tanggapin mo na lang pagkamatay niya. Ipagluksa mo, umiyak ka. At kung makakatulong mag-alaga ka uli ng bagong aso, ang gamot sa pagdadalamhati ng puso ay ang muling magmahal. Napatanga siya sa sinabi ng matanda. Malinaw na aso pinag-uusapan nila pero nakakapagtakang naikonek niya yun sa totoong sitwasyon niya. Ang gamot sa pagdadalamhati ng puso ay ang muling magmahal? Ngumiti siya. Salamat ho. Malamang po ay mag-aalaga uli ako ng bagong aso kapag naka-move on na ako. Malalim po kasi yung pinagsamahan namin ni EJ. Nakakaunawang ngumiti rin ito. Ipagdarasal ko ang kaluluwa ng aso mo. Baka kaya mo rin kahit wala na siya. Sige la, isama na rin po sa pagdadasal ninyo ang kalagayan ng puso ko. Salamat po. Wika niya. Pagkatapos ang pag-uusap nila ng matanda, natuon uli ang atensyon niya sa bagong kasal. Ilang minuto pa ang tinagal namang ito sa harap ng altar para magpa-picture. Kung bakit kasi parang itinikit na siya sa kinaupuan niya at hindi pa siya makaalis sa lugar na iyon. Ngayon siya naniniwala sa sinabi ng mommy niya na hindi talaga siya normal.
Palagi kasi nitong iginigit sa kanya na taliwas daw sa normal na reaksyon ang ginagawa niya sa maraming pagkakataon sa buhay niya. Tipong kanang reflexes dapat ang gagalaw niya pero kaliwang kinikilos niya. Umiiyak pa rin si Antina hanggang sa makalabas ng simbahan ang bride at groom. Kitang-kita niyang kasiyahan sa mukha ng mga ito nang duman ng mga ito malapit sa kinaupuan niya. At dahil masayang-masaya si EJ, malamang hindi siya nito napansin. Eh paano ka makikita? Maganda ang bride. Kansaw sa kanya ng isip niya. Pang modelo ang ganda ng babae. Sophisticated beauty. Samantalang siya, tama nang sabihang cute. Yun kasi palagi narinig na compliment sa kanya ng mga tao. Kung bakit kasi pumalo lang ng 5 feet and 1 inch ang tangkad niya. Kung hindi lang siya nagsusot ng heels, maapi lalong height niya. Kung alam ko lang na mahilig ka sa matangkad, nilaklak ko na sana kahit ilang bote ng cherry fur. Bulong niya sa sarili habang tinatanaw si EJ. Maya-maya lang napabaling siya sa katabi niya dahil sa narinig na pag-ubo nito. Noon lamang niya napansin na may katabi na pala siya sa upuan. Lalaki. Sigurado kasi siyang wala pa rin ang ito na umupo siya kanina. Bakit di ko siya naramdaman na umupo sa tabi ko? Tanong niya sa isip. Paano mo mapapansin e busy ka sa paggawa? Sagot ng isang bahagi ng isip niya. Tinitigan niyang lalaki. Nakapikit ito pero halatang gising. Kung nagdadasal ito dapat sana nakaluhod ito. Pinasadahan niya ng tigan ang mukha nito at agad na nakabuo ng konklusyon ang isip niya. She therefore concluded na gwapo ang lalaki to the highest level. Maputi ang kutis ng lalaki at clean cut ang buhok nito. Matangos ang ilong na bumagay sa pangangahang mukha nito. May kakapalan ng kilin nito pero keri lang. Kahit na nakaupo ito halatang matangkad. Paano gusto tuloy niyang makita mga mata nito upang tuloy na niyang masilayan ang kagwapuhan nito? Huminto na sa pagdaloy ang mga luhan niya at tuloy nang na-divert ang atensyon niya sa lalaki. Bukod kasi sa itsura nito ay natawag din ng pansin niya, hindi tamang paghinga nito. His breathing was uneven and she sensed that there was something wrong with him. Nakakunot ang noon nito at marinig ang pagkakalapat ng mga labi nito. Bahagya pa itong pinagpapawisan. Bagamat hindi kainitan sa loob ng simbahan. And I therefore conclude again that there is something wrong with him. Tutulong ba ako o hindi? Mahinang tanong niya sa sarili. Bumuntong hininga siya tuloy na nawala sa isip niya ang pagdadrama kanina. Baka magalit sa kanya si Lord kapag pinabayaan niyang lalaki. Pakiramdam tuloy niya sinasabi sa kanya ni Lord na hindi lang siya may problema sa mundo. Umisod siya sa tabi ng lalaki na natiling nakapikit pa rin ito. Napansin niya ang paggalaw ng mga tenga at ang pagigting ng mga panga nito. Ibig sabihin may dinaramdam nga ito. Marahan niyang niyugyug ito sa balikat. Sir, excuse me. Hirintay niyang dumilat ito. Pero nang di pa rin ito nagmumulat ng mga mata, huminga muna siya ng malalim bago inulit ang ginawa. Lord, hindi naman siguro baliw na biglang nananapak ang isang to, hindi ba? Pogi eh. She cleared her throat. Kuya, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tatawag na ba ako ng ambulansya? Sunod-sunod pang tanong niya dito. Bahala ito kung anong gusto nitong unahing sagutin. Dahang-dahang nagmulat ito ng mga mata. Pakiramdam niya may umamit ng hallelujah sa bakaw nila ng masilayan na niya ang mga mata nito. Nabuo na ang incomplete anatomy nito sa isip niya. He had eyes the color of the chocolate. Malamlam ang mga ilan tumingin sa kanya. Saka lang yan ang lalang dahilan kung bakit siya lumapit dito. I'm fine, miss. Pero kung maalayan mo ako ng hanggang sa kotse ko, I would really appreciate it. I really need to get out of here. Base sa paraan ng pagsasalita nito, halatang may pinipigil itong sakit sa katawan. Sige. Nang tumayo si Athena, kumilos na rin ang lalaki. Naging mabuhay ang pagtayo nito kaya maagap niyang inilayan ito. Pero dahil malaking tao, ito'y muntik na rin siyang mabuhay. Dahil sa pagkakalapit nila, nalanghap niya na amoy alak na nito tulad niya. Nalukot ang ilong niya. Parang alam na niya kung bakit ito nagkakaganoon. Matiwasay sila nakalabas ang simbahan. Yun nga lamang, hindi maiwasan makakuha sila ng atensyon ng ibang tao roon. Nasaan ang sasakyan mo? Tanong niya rito. Nang nasa parking space sila ng simbahan, itinuro nito ang direksyon ng isang itim na BMW, pagkatapos ay lakad ulit sila papalapit doon. At nang makalapit na sila sa sasakyan nito, ay nanghinang sumandal agad ito sa pinto niyon. Pumikit ito at napansin niya ang pagtaas at pagbaba ng Adam's apple nito habang kinakapas sa bulsang marahil ay susin ang sasakyan nito. Bumaling ang lalaki sa pinto ng kotse at binuksan iyon. Eksaktong pagbukas ito ng pinto, bumaling ito sa kanya. And the shock of her life happened. Sa halip na magpasalamat, sinukahan pa nito ang sapatos niya. What the? Hindi niya na ituloy pa ang sinasabi dahil natulala na siya pagkakita sa suot niyang pumps na nasukahan ng lalaki. On impulse, tinulak niya ang lalaki papasok sa kotse nito.
Narinig niyang dumaing ito pero hindi niya iyon pinansin. Wala na siyang pakialam kung saan man ito tumama. Muling bumalong ang mga luha sa kanyang mga mata. Humihikping tinignan niya ang suot na paso at sapatos at nakaramdam siya ng awa sa sarili. Ang malas-malas ko talaga, sumisinghot na sabi niya. Pagkatapos mabilis nang tinungon sa sakay niya. Kanyang kotse ay saka lamang nalingon ang BMW. Ng lalaki, she felt miserable, heartbroken, and pathetic. Gwapo ka nga, lasanggero ka naman. Broken-hearted na nga ako, sinukahan mo pa ako. Pagkasabi niya niyon sa tonong aping-api, pinandar na niya ang kotse niya. Pero dahil sa malakas na tawag ng konsensya niya ay huminto muna siya sa tapat ng isang guard na nakita niya at ipiniliwanag ang sitwasyon ng lalaki. Yun na lang ang tulong na magagawa niya para dito. Sa kabilang banda, nasa labas ng radio booth si Darwin kasamang kaibigan at kasamahan niya sa Happy FM na si Naida ang kilala bilang si DJ Kaiser at si Buster na kilala bilang si Big B. "San nga uli galing ang bukol mo?" nakangising tanong sa kanya ni Anjo. Katatapos lang ng shift nito at si Jigs nang nasa loob ng radio booth. Mabuti na lamang at wala rin ang tatlo pa nilang kaibigan na sina Felipe, Erwin at Dennis. Dahil kapag nagkataon baka tuloy na siyang mainis. Dahil sigurado siyang aasarin din siya ng mga kaibigan. Dahil yun sa pesting bukol niya. Pinukol niya na matalim na tingin sina Aida at Malco. Bagaman walang sinasabi si Malco, alam niyang nagpipigil lamang ito ng huwag tumawa dahil sa sitwasyon niya. He gritted his teeth. Kung bakit kasi naikwento pa niya sa dalawang ito ang nangyari sa kanya. Grabe, Darwin. Hindi ka na nahiya? Tinulungan ka na nga ng babae, sinukahan mo pa. How dare you, man? Hindi na nakatiis si Malco at nakasali na rin to sa pangasar sa kanya ni Anjo. Damn! Ano magagawa ko? Eh hindi ko na talaga mapigilan. Buti nga't nakalabas ako ng simbahan. Kung hindi, mas nakakahiya ako. Depensa niya. Pare, the point is, hindi ka man lang nagpasalamat dun sa babae. Ikaw na rin nagsabing umiiyak yung babae sa simbahan pero tumigil sa pag-iyak para tulungan ka. Saad ni Anjo. Magpapasalamat nga ako dapat pero bigla na lang siyang mawala. Napa-frustrate na depensa niya sa mga ito. Kung alam lang ng mga ito kung gano'n siya naiinis sa sarili dahil sa nangyari, nagiging miserable na nga yata siya dahil doon. Hindi kasi niya makalimutan ang mga mata ng babaeng tumulong sa kanya. Puno kasi ng lungkot ang mga mata nito. Ikaw ba naman ang sukahan? Kahit ako'y nawawala na lang din bigla. Pasaring uli ni Malco sa kanya. Shut up! Napamuri uli siya na kinatawa lang ng dalawa. Sinusumpa ko ng weng-weng na yon. Ang weng-weng na tinutukoy niya isang klase ng inumin na sa una akala mo walang tama pero traitor pala sa huli. Dumaan muna kasi siya sa isang club para kausapin ang club DJ niyon at pagkakatanda niya ay apat na shot lamang ng weng-weng ang nainom niya at naramdaman lamang ang epekto niyon nang tumayo na siya. Mabuti na lamang at maayos pa rin siya nakarating sa simbahan para dumalo sa kasalampinsa niyang si Ana. Pero bigla rin sumama ang pakiramdam niya. Nagpapasalamat din siya at mabait ang babae para tulungan siya makabalik ng sasakyan niya. If only he could turn back the time. Sayang, maganda pa naman yung tumulong sa akin. Kahit sa nanlalabong paningin, hindi niya makalimutan na maamang mukha at ang malambot na katawan ng babae. Sabi ko naman sa'yo, itigil mo na yung kakainom mo. Walang magandang idudulot yan. Sermon sa kanya ni Anjo. Palibhasa, settle down na ito. Kinasalito 2 months ago at soon to be daddy na. Mind you, Anjo, I wasn't at that bar for my own pressure. Pagtatama niya sa iniisip nito. Kung makapagsalita kasi ito, parang dito dumaan sa bagay yung party-goer. Samantalang bago nito nakilala si Malco at si Mench na asawa nito ay kasabay na niya ito sa lahat ng gimmick at happenings. At naroon ka dahil? Tanong ni Malco. Tumaas ang sulok ng mga labi niya. Remember the club DJ I was talking about last month? Hindi na niya nahinintay pang reaksyon ng mga ito at nagpatuloy siya. Doon siya nagtatrabaho and she is so damn good. Narin ako dahil nagtatrabaho ako. Nasa Emanon siya dahil kay Mia. Ito ang club DJ ng Emanon at nagsisimula na rin gumawa ng pangalan sa larangang iyon. Magaling itong pumili ng kanta at bumuhay na isang dull environment. Tila may mahika mga kamay nito pagdating sa musika and he was sure of that. Darwin was the musical editor of Happy FM. Pero syempre, kailangan na niya ng kasama sa trabahang iyon. Lalo pa ngayon na nagiging competitive na ang radio station nila. And Mia was fit for the job. So, babae ito? Malco snorted. Hindi na iwasan ni Darwin mapangisi. Hindi niya alam kung bakit tila galit si Malco sa mga babae. Malco, kaya nga, she. Natural, babaeng tinutukoy ko. Pero bago ka magprotesta dyan, you should see her first or better yet, subukan muna natin. Ibang klase kasi ang dating niya sa mga tao. Nanlaki ang mga mata nito. As musical director? No way!
Malaking pagkakaiba ng pagiging club DJ sa pagiging musical director ng radyo. He smiled with confidence. Kailanman hindi pa siya nagkamali pagdating sa ganoong bagay. Palagi siyang maingat at mabusisi pagdating sa trabaho sa radyo. After all, the radio station was the fruit of their labor. Pumalatak siya. Pare, mali ang manghusga ng tao. Sige, subukan natin yung Mia na yan. Kailan ang demo? Ang demo ang tinutukoy nito ay ang pagsalang ni Mia bilang musical director. It was some sort of a test. Susubukan nila ko ang mga kantang aayusan at isasarang nila sa ere ay mahahatak ng listeners. Sugal din yon para sa istasyon nila, pero confident siyang magagawa yun ni Mia. Kapag napapayag ko na siya, simpleng sagot niya kay Malco. Ibig mong sabihin hindi pa siya pumapayag? Tanong ni Anjo. Umiling siya. Pero kung makapagsalita ka para magsisimula na agad siya kapag pumayag na kami. Nagkibit balikot siya. Minamaliit mo yata ako, Anjo. Baka nakakalimutan mo kung sinong kausap mo, pare. Tumaas ang sulok ng mga labi ni Anjo. Napangisi naman si Malco. Yan ang gusto ko sa'yo, Darwin. Alam na alam mo kung saan ka magaling. Pero maging humble ka naman paminsan-minsan. Natatawang sabi sa kanya ni Anjo. Natatawang sumaludo siya rito. Noon bumukas ang pinto ng radio booth at nilawani yun si Jigs. Nakangisi ito sa kanya. Pare, what's with the bukol? Nangaasar na tanong nito. Damn, wala ba talaga magiging sikreto sa mga ito? Sa halip na sagutin ang tanong ni Jigs, tumayo na lamang siya. Sawang-sawa na siya maging trending topic of the day ng mga ito. Hoy, tinatanong kita, saan ka pupunta? Tawag pa sa kanya ni Jigs. Tinaas niya ang kamay bilang pamamaalam sa mga ito. Magtatrabaho, huwag niyong pakialaman ang bukol ko. Darwin, gusto mo bang ipanawagan natin sa radyo yung babaeng tumulong sa'yo? Sabihin mong willing kang palitan ng sapatos ng nasukahan mo para makapagpasalamat ka man lamang. Habol pa ni Anjo. Sukat sa sinabi nito'y napahintusya sa akmang pagbubukas ng pinto. Nakatiimbagang natinitigan niya ang mga ito. Kailangan pa niyang kumbinsin si Miyang tanggapin ang trabahong iniaalok niya. Sa kabila kasi ng kung anong offer niya rito at matigas pa rin itong pagtanggi. He even offered her an insane salary. God, he even offered her his body. But that was just an exaggeration. Wala kasing epekto rito ang charm niya pagdating sa mga babae. Palaging lumalagpak na no pa rin na nakukuha niyang sagot mula rito. Kung hindi lamang yung tungkol sa trabaho, hindi siya magditiis sa sayuin to. Amang babae ang lumalapit sa kanya and not the other way around. Sa kabilang banda. Utang na loob, Athena. Umayos-ayos ka nga. Kulang na lang. Sabunutan si Athena ng kaibigan niyang si Mia. O Mia ba sa tono ng pananalita nito? Nagangat siya ng ulo mula sa pagkakasubsob sa mesa. Pinipilit ko namang maging okay kaya lang. Hinablot ni Mia ang tissue paper sa ibabaw ng mesa nila. At nadarag. At iniabot iyon sa kanya. Sige, subukan mo pa akong iyakan. Ipapatapon na talaga kita sa labas. Hindi mo ba alam na malas sa negosyong umiiyak, ha? Tinanggap niya ang tissue paper at tinampian ng mga luha sa kanyang mga mata. Naiyak kasi siya sa pag-aakala sa naging kasawian niya sa pag-ibig. Anong klase kang kaibigan? Madramang ako sa niya rito. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Dapat kino-comfort mo ko. I am so sorry right now, you know? Isa akong tuwing na kaibigan at alam mo yan. Hindi kita kukonsentihin na alagaan sa puso mo ang nararamdaman mong yan. Hindi lang ikaw nakakaranas ng pagkasawi sa mundo, no? Marami kayo at hindi titigil sa pag-ikot ang mundo dahil sa heartaches ninyo. And for the record, Athena, kino-comfort kaya kita. Ako mismo gumagawa ng timo. From the bottom of Mia's heart yan, ha? Inginuso pa nito ang tina na sa harap niya. Nakagat niya ibabang labi sa pagpipigil na tumulo ulit ang mga luha niya. Hoy, Athena! Bakit na naman? Tila mag-freak out at tanong niya ni Mia. Tiningnan niya ang honey milk tea sa harap niya na nakalagay sa isang mataas na baso na may nakasulat na Happy Together. Pinigilan niyang mapahigpi. Favorite niyang honey milk tea natin. Aniyang ang tinutukoy ay si EJ. Ipapatapon na talaga kita sa labas. Nauubusan ng pasensyang sabi sa kanya ni Mia. Hindi mo pwedeng gawin yan. Tumaas ang isang kilin to. Ayaw na ayaw itong hinahaman ito dahil hindi talaga ito magpapatalo. At bakit naman, Abel? Sa kabila ng pagdadrama niya ay hindi pa rin niya maiwasan na mapangisi rito. May-ari din ako ng Tea Fairy. Ang Tea Fairy ang tinutukoy niya ay ang tea cafe nila magkakaibigan. Siya, si Mia at Fiona. Nabuo ang Tea Fairy dahil sa pagiging addict nila sa tsaha. Dahil parang kabuti na dumarami ang mga tea house sa Pilipinas, naisipan nilang gumawa ng version nilang tatlo. Advertising ang kursong natapos niya. Management naman si Mia at may alam din ito sa pagpapatakbo ng negosyo dahil na rin ang galing ito sa pamilya ng mga negosyante. At si Fiona naman, HRM graduate. Hindi nga lamang nito nagagamit ang natapos sa kurso.
maganda ang lokasyon ng negosyo nila. Malapit iyon sa isang university sa mga condo buildings, munisipyo at ospital. Kaya naman di sila nawawalan ng customer. Iba yung sipag at syaga naging puhunan ng tatlo bago naging maunlad ang T-Ferry. Fine, pero umayos ka na. Magang-magana yung mga mata mo at pulang-pula na rin ang ilong mo. Puna pa nito sa kanya. In short, pangit at tugyot na ako. Suminga ulit siya sa tissue paper. Sinuklay niya ng mga daliri ang buhok. Kahit bigo siya, hindi rin naman niya gugustuhin na magmukhang dugyot at saka sarap ng ibang tao. Hindi pwedeng sawi na nga siya, papangit pa siya. Pasalamat ka't wala ka dito, Fiona. Kung hindi, kanina palagas yung buhok mo. Paranakot pa sa kanya ng kaibigan. Hanggang kailan makaka-move on si Athena sa pagpapakasal ni EJ kay Anna? May muli bang darating na pag-ibig para kay Athena? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata.